Magandang hapon po mga kaami. Isang malamig na hapon mula po sa akin. That's daily vlogs po. Naisipan ko lang po na i-share po sa inyo o pag-usapan po natin yung mga pagkaing Canadian na natubukan na din po namin yung iba at nagustuhan po naman namin din. Pero po, dito po kasi hindi namin masyadong namimiss ang pagkaing Pinoy dahil mayroon pong mga Asian store po dito na pwede naming mabilhan po ng mga Pilipinong gulay, mga isda po. Kaya lang po, yung mga isda, meron dito po din galunggong, tulingan, bangus, tilapia, pero frozen na po. So, mas masarap pa din po yung sa atin dahil sariwa po talaga. Galing po talaga po sa laot, sa pamamagitan po ng ating mga dakilang mangingisda. Pero pag dito po, frozen nyo na po mabibili. Pero ganun po talaga, walang choice. Gusto natin makatikim ng mga isda na galing Pilipinas at sa mga gulay. Pero yung po pag-usapan, isi-share ko lang po sa inyo yung mga pagkain pong famous po ang Canada na sa mga pagkain po nila. Ito po sa chocolates. Ang Canada po ay famous po sa chocolate na Cadbury Caramel. Yan po. Yari po sa milk chocolate. At ganito po siya. Ito po yung Cadbury Caramel. Merong malalaki po nito. Kaya lang yung nabili ko po kasi box-box. Kaya ganito po kaliliit ang laman. So ganito po siya. Pag binuksan mo siya, ganito po itsura niya. Ganyan po. Ganyan po. Yan. Sarap po yan. Ang kasunod po naman na talagang matatagpuan nyo po talaga dito sa ay yung Kinder Surprise. Korting itlog po siya. Yung Kinder Surprise na may laman po yung chocolates at saka may kasamang toy po. Pag binya, tuwan-tuwa po mga bata pag ano po. Kaya ako din po ay bumili po ng ganong ano para po sa mga pamangkin kong babae at mga apo po sa pamangkin. Po, ang Canada din po ay sikat po dahil po sa Tim Hortons coffee po. Yan, sa kape. Kape ng Timmy. ni Mang Timmy. Yan. Tim Hortons. Yan po. Yan po, isa sa pinagmamalaki po ng Canada po. Ang Tim Hortons. Yan po. Kilala din po ang Canada po sa maple syrup. Yan, yung maple syrup po yun, kadalasang ginagamit po yan sa pancake. Sa pancake. Kasi po sa Quebec, malawak po ang taniman po doon ng maple tree. Yun. Tapos ang alam ko po, yung ano po, ini-extract po nila yan eh, para maging syrup. O, para ding ano, para ding kung yung honey ay galing sa bubuyag, ito po maple syrup ay galing po sa puno ng maple tree. At isa pa po, na sikat po ang Canada dahil po sa poutine. Yan po, ang poutine po. Fries po yan na may gravy at saka may cheese curds. Yan. Ang isa pa po ay ang Canadian bacon. Po, maganda po ang pagkakagawa po ng Canadian bacon kasi galing ang ginagamit po nila ay yung belly, yung pig's belly po talaga ng Canadian bacon. And ang pagkakaalam ko rin po, ito po ay ini-export din po itong Canadian bacon po na sa England. Yan. Napakasarap po ng ano, iba-iba pong flavor po. Meron din sila, meron po sila pang isang pinagmamalaki din po na dito talaga po nagmula, ang beaver tails po.
tawagin ay beaver tails kasi korting buntot po siya ng beaver. Para po siyang ano, pa, siya po yung Canadian donut. Piniprito din po siya. Tapos lalagyan lang siya. May, ang isa pa po na natikman ko din na nagustuhan ko po talaga ay yung Canadian butter tart. Basa ko po ay nagsimulang gawin ay 19th century pa po. Yan. Ang butter tarts po. Tapos meron din po silang Nanaimo bar. Yung Nanaimo bars po naman ay may tatlong ano yan, rich layered po yan na dessert bar. O, tatlong layer po yan. At saka dito po sa Canada, ang isa pong pinakapaborito ko po na talagang dito po talaga ginagawa ay yung bagels. Yun po yung tinapay na pabilog po. Kahit saan pong ano, kahit saan pong mga coffee shop, meron pong ganun dito. Kahit po sa Tim Hortons. Paboritong-paborito ko po ang bagels. Lalo na po kung ang ilalagay ay po toasted bagel with cream cheese. Napakasarap po talaga. Yun po. Pero alam niyo po, ang mga Canadians, dahil sa workplace po namin, halo-halo po kami. Iba-iba pong ano, iba-iba po galing po sa iba-iba pong lugar na bansa din po. Mga Asians, yan, may Chinese, Vietnamese, Filipino, Indians, basta kung saan-saan po din. Tapos, meron din pong galing sa mga sa South America, ganun po. Pero alam niyo po ang Canadians. Ang pinakapaborito naman po nilang pagkain ng Filipino ay spring roll po. O yung tinatawag. Sa Pilipinas na lumpiang Shanghai. The best po para sa kanila yan. Gustong-gusto po talaga nila ang ating lumpiang Shanghai po. At saka po, ang isa pa pong gustong-gusto naman nila na pagkain Pinoy ay pansit. Pronunciation nga po nila ng pansit ay pansit. Yan. You bring pansit. Yan, ganun po. Oh, yung pansit natin, mabihon o makanton. Mike ay gustong-gusto po nila ang ating pansit. O yung kung tawagin nila ay pansit. Yan. Tapos gusto din po nila ang adobo. O pag nung net kung meron po tayo mga Pilipinong gustong pagkain ng Canadian, mga gawang Canadian, sila din po naman may mga pagkain gusto din nila na gawang Pilipino. So, parang ano lang po, nagko-compliment to at isa po sa mga pagkain po. Yun. Nakakatuwa naman po dahil na-appreciate nila yung mga pagkain po natin din. At tayo din po, na mga nandito sa Canada, na-appreciate natin yung mga pagkain nila. Maraming salamat po mga ka-ami, and God bless you, and I wish you a great evening today. Thank you. Bye, ka-ami. God bless.